morning. Andito tayo ngayon sa Cebu City, downtown. Dito tayo sa may Santo Niño Basilica. Ang oras ngayon ay alas 8:30 na ng umaga. So ngayon pupunta tayo ng Pasil. Araw ngayong Huwebes. Yan yung Magellan's Cross. Ito naman yung Cebu City Hall. Ito yung Plaza Sugbo. So dito tayo nadaan sa may Carbon Market. Yung Cebu China Central Carbon Market. Mga bandang alas 12 ng gabi, itong kalsada na to puno to ng mga vendor. So ang mangyayari, i-close tong daanan dito para sa mga vendor hanggang alas 5 ng umaga. Gusto mo bumili ng mga murang gulay, punta ka lang dito. Ito yung Carbon Market sa Cebu. Dito tayo dadaan sa may Barangay Ermita. Ingat ka dito sa pagda-drive kasi maraming mga e-bike. Bigla na lang sumusulpot.
nandito na tayo sa Magallanes Street. Yan, papuntang Tabuan Market. Maraming mga tuyo. Murang tuyo dyan. Or Buwad in Visaya. So, nandito na tayo sa may Pasil, no? Barangay Pasil. So, pasok tayo dyan. Welcome to Barangay Pasil.
tambay din. Puntahan natin yung Pasil Fish Market. Yan yung Pasil Fish Market. Kung meron kang mga 100 or 200 pesos na pangkonsumo para sa ulam, makakabili ka dyan ng murang mga isda. Pero dapat pupunta ka dito mga alas 12 ng ating gabi hanggang alas 5 ng umaga para makabili ka ng preskong isda. Kasi ngayon wala na yatang nagtitinda diyan. Nag-siwian na. Para punta tayo doon sa no. Sa may dagat. Maghakot mo? Para sa na buhol ya pa na? Oo, buhol. Sige na maghakot, dako na yung lawas oh. Buya, buya. Unsa na isla? Tulingan ya pa na? Tuloy. Ha, tuloy? Oo. Ha, gikan? Gikan sa Mawak. Ha, napita? Bawa, asin na napita, Mawak mo ang ilang nga. Bantayan? Dili. Lagmit, asal, wag ka na napita lagi ng Mawak. Muhawak? Dira, Cebu? Bawa, unsa na lugar lagi na kay Mawak. Sige. Sorry lang ko. Salamat, salamat ha. Sige. Sabi niya naghakot daw sila ng mga isda, ang isda na ano, tamban. Boss, buntag. Buntag, boss. Boss. Ano gikan mga isda? Kawit. Ha, kawit. Layo din, no? Puro ni tamban. Kawit, Medellin. Medellin. Galing pala tong Medellin yung mga isda. Sabi nga pala kanina nung ano, nung kargador, isa yun sa mga kargador dito. Itong mga isda, nahakot nila papuntang Bohol. Yan yung mga may-ari, oh. Yan yung mga tamban na isda. Galing ng ano, kawit sa may bandang norte dito sa Medellin, Cebu. Yan yung isang banyerang tamban galing ng Medellin. Kilo, boss. Pila ni kakilo ni?
Pila? Si Tinta? 70 kilos ang laman ng isang ganyan. Yan yung may-ari ng isda. Yung naka blue jeans na jacket. Tapos si Ate Freda yung naka blue na babae na nasa gitna. Taga Bohol. Sila yung mga supplier sa Bohol. So, yung mga isda dito from Cebu, dadalhin sa Bohol. Tapos, sa Bohol naman, sabi ni Ate Freda, binibenta nila dun sa mga bundok. So, may kukuha na buyer kay Ate Freda. So, siya yung magbibenta ng mga isda papuntang bundok. Sabi ni Ate Freda, ano daw yung may tricycle daw yung sasakyan. Tapos doon nilalagay yung mga tamban na isda. Tapos dinidistribute doon sa bundok. Dito pa lang sa Pasil, may mga contact na yan si Ate Freda na mga buyer from Bohol. Kaya busy yan siya lagi. Yan si Ate Freda. Tay! Yan. Busy. Yan yung mga isda na sa loob. So yan lang muna ngayon. Explore muna natin yung Pasil. Kasi busy pa sila. Let's go. Yan yung nasa loob. Wala nang mga nagtitinda. Gus, unta Gus. Morning. Na buntagan lagi kayo. Ha? Ah, baguhay na nang abot, no di ay. Busy Ate Frida day. Yan yung mga isda. Unsa na nga isda, boss? Bulinaw. Ah, bulinaw. Niya na ay. Bulinaw yung mga maliliit. Galing din yan ng Medellin. Yan yung process nila, nilalagay sa batcha. Tapos pinuhugasan, nilalagay sa box, lagyan ng ice, tapos ibalot. Sarap yan, oh. Bulinaw. Isdang bulinaw. Risko pa. Sabi ng nakaputi isa sa mga kargador ni Ate Freda, bago pa lang daw dumating itong mga isda. Kaya hindi pa sila natapos hanggang ngayon. Yung mga isda na yan, ikarga nila dyan sa bangka. Yun, oh.
Ilarga na sa bangka papuntang Bohol. Oh, 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 oh. So tara, explore na natin ah, yung Pasir. Balik lang tayo dito mga next day. Tingnan natin yung mga bagong huli, baka this weekend babalikan natin dito yung ano, yung Pasir. Let's go, let's explore. Dito sa bandang kaliwa yan. Yan yung mga big time supplier or source ng mga isda, yung wholesale. So dito naman yung mga retail, yung mga maliliit lang, per kilo lang. Gusto mong bumili ng mga per kilo dyan sa kaliwa, kanan. Gusto mong bumili ng mga maramihan dyan sa kaliwa. Pero dapat pupunta ka dito alas 12 ng ating gabi hanggang 5 in the morning. Yan yung mga fish dealer. Yan, wala nang tao. Kasi anong oras na, alas 9 na. Okay, daan tayo dito. Okay. Gamay lang, gamay. Okay, salamat. Yan, wala nang tao. Asintabi sa mga kumakain. Kasi madumi talaga yung area dito. Ito naman, ito yung old na market dito sa Pasir. Marami ding mga isda dyan. Gusto yung mga pang ano, pang sugba. Dyan ka baka kabili ng mga murang isda. Ito naman sila bumibili ng mga yellow para sa mga isda yan, mga ice. Thank you.
So, babalik na tayo. Ito yung San Nicolas na simbahan. Yan o, biglang liko. Walang signal. Ay, bata pa namang dala niya. Diyan tayo galing kanina. Barangay Pasil, Barangay Suba. Barangay Pasil at Suba, isa lang yan. Diyan tayo galing kanina, diyan. Ito yung University of San Jose Recoletos. Yan yung simbahan ng Our Lady of Mount Carmel. Ito naman yung Freedom Park. Yan yung problema ng mga e-bike. Kahit green light, dire-diretso lang, walang pakialam. Yan pa isa, left turn. Dito na tayo sa Magallanes Street.
nung Chinese New Year may ano dito, may dragon dance. Yeah. Harap na yan, yan yung Magallanes, Magellan's Cross. Tapos yung sa kaliwa, yun yung Basilica del Santo din. Yan yung Colegio del Santo Niño. May mga sigante yan sa loob, sa taas. Ang kanan naman, yung building yan, yung Cebu City Hall. Magellan's Cross. Dito, maraming mga senior Santo Niño na mga binibenta. Mura lang. Hey! Ilan ang gamay nga sa tunin niyo te? Kana, kanang giputos. Oh. Kana, kana. Pila na? 450 katong dako te. Yung... Oh, kana, kana. 1-2. Why hang you, ana? 1-1 lang, sir. Kani, kani gamay? 400. Sige lang, balik lang ko te, ha? 400 no hang you, no? Kana, 1-1. Alamat te. Delbit lang sila na, sir. Ha? Bilbit. Bilbit. Chin, pasabot mo. Kano panapton? Panapton, ha? Oo, oh, bilbit. Dili siya ma... Sige, salamat, ya. Yung malaki, 1-1. May tawad pa. 1-1 daw, yung tawad. 400 naman yung maliit. Maganda yung, ano daw, yung tawag doon, tawag sa Tagalog. Yung dress ni Santo Niño, velvet. Kasi matibay na yun. Hindi madaling masira, sabi niya. Gusto mo bumili ng mga legit na ano, Santo Niño, doon ka pumunta. Mura lang. Daan tayo ng ano, ito yung The Freeman, yung mga sa newspaper dito sa Cebu. Gumagawa ng mga newspaper, The Freeman, Cebu. Itong kaliwa, ito yung Gaisano na pinakalumang Gaisano. Tapos yung sa harap, University of the Visayas. Tingnan natin yung abandonadong ano dito, hospital. Ito yung tinawag na Tujong Hospital. Pagmamayari ni Dr. Tujong ng Cebu. Luma na to. Abandon na. Matagal nang inaabandon na. Hospital ng mga bata to. Yan o. Yan ang sa harap. Yan yung lumang hospital na inaabandon na. Ay nagpapakita daw dyan paggabi, pero hindi ako sigurado, mga ano lang, kakahapa. Tara,
Mas ganda oh. Model ng McDo. Mas ganda in the house. Ito yung barangay Dayas. Yan sa kaliwa papuntang Ayala yan. Dito na lang tayo kasi lowbat na yung ano ko battery. Low battery na. So, salamat sa panonood. Sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comments at mag-share sa video. At napakalaking tulong 'yan sa akin. Salamat talaga sa mga support nyo sa views at sana masaya tayong lahat at mapayapa yung pamumuhay natin. God bless you. Good morning, Cebu.